Hello! Hi po, Tay! Magandang hapon! Magandang hapon po, Tay! Oh, magandang hapon! Ay! Bakit wala ka kahapon? Anong pangalan mo? Onyor. Onyor? Ilan taong ka na? 8. Eh, nasan ngayon si kuya mo? Andun po kila kuya bugok po. Anong ginagawa doon? Nagluluto ng daga. Nagluluto ng daga. Ayan. Ah, ayun yung inuulam nila. Okay. Daga ng bukid. Eh, ikaw naman po tayo. Ano naman po pangalan nyo? Dito po. Anong ilang taon na po kayo? 54 na. 54 po. Ayan. So, galing po kami dito kahapon. Oo, nakausap po namin si nanay. Ayan, interview namin. Kahapon nandun na ako na nagtatakabaw, nagpapastol ng... Itik. Bibi. Magkano naman po ang sinasahod nyo dyan, Tay? 1,000 lang isang linggo. 1,000 isang linggo. So, ibig sabihin, 150 isang araw. Oo, 150 isang araw. 150 mahigit yan. Oo, kasi 7 na isang tinatulang ko na eh, wala namang ibang kanyang mayari, pinsan ko naman. Oo. Sige. Oo nga, Tay, nakita nga namin sitwasyon nyo dito, na dito pala kayo nakatira, apat pala kayo dito. Sige. So pwede ba natin pasukin si nanay? Tara, tara, aday. Eh okay lang po tayo, nakapunta naman na po kami doon. Sige, sige. Bisitahin uli namin si nanay. Sige. Tara, pasok tayo tayo. Ayun si nanay. Oh, nay, kamusta? Dito uli ako. Ayun si nanay oh. Hindi malakas na kumita. Ay, so hindi na malakas yung ano mo. Hindi na maano yung paningin niya. Medyo malabo na pala si nanay mata niya. Tapos yung pagdinig niya mahina. Mahina na rin, oo. Uli ka dito, ano? Anong pangalan mo uli? Bagok? Ano po ka? Dali, dito ka, dali. Ayan. Sige dito ka, sir. Ayan. Ito, kaya kami na ano, bumalik. Nay, pinakakuha kita na babalik kami, di ba? Apo. Ayan, dahil bumalik kami, meron kami daladalang kahit pa paano, ano, regalo ha, na makakatulong sa inyo. Yun, o. Tuwan-tuwa siya ding, o. Nanay, ha? Kunin na lang namin, ha? Nay, itong sinasabi namin na ano, ibibigay namin sa inyo, yung regalo namin, 5 sako ng bigas. Ayan. Okay ba, Nay? Ayan, oh. Masaya ka na? Mayroon ka na 5 sako ng bigas? Ha? Ayan, oh. Ito, 5 sacks of rice, Nanay, ha? Hindi ka na, ano, upang ulam-ulam na lang kailangan. Ano? Mapatawa pa si nanay, oh. Mati si bunso, oh. Tawa, oh. Ano, nay, ha? Ayan. At ito nga pala, nay, paalam ko lang, galing nga pala to kay Comrade Mark, tsaka sa ating mga contributors. Ayan, galing sa kanila yan, sir, ha? Pinabibigay sa inyo, okay? Para ito paano makatulong, ha? Apo. Sige. Ano, nay, masaya ka ba? Masaya? Masaya. Na mamang ano na ay? Maraming bigas. Bigas. Ayos lang yan ay. Marami, marami. Marami talagang bigas, ha? Ayan. 5 sako. Okay? Sige. Ayan, oh, marami lang yung bigas. Ano? Manguhuli ka pa ba ng daga? Yung kapatid niya. Yung kapatid niya. Ayun ang ano, kinakain niyo yun, yung daga?
Ayun ang ulam nyo? Masarap, masarap naman. Si nanay, kumakain din ba noon? Ha? Kumakain ka din, nanay? Ay, kumakain din si nanay. Sige, sige, minsan tikpan natin yon, exotic food. Sige. Mahirap naman ang hulihin niya. Mahirap, mahirap. Papalito ganyan. Ay. Sige. So, paano na? Ito ha? Ulitin ko, limas ako ng bigas. Okay? So, congrats, nay. Sige. Ano tayo, ha? Kana bahala dito kay nanay. Ayun nga, sabi sa akin ng anak mo na kayo ang nagpapakain kay nanay, ha? Na ito na. Ang pagpapalumahin nyo lang, ipang ulam-ulam na lang. Meron na kayong 5 sacks of rice. Okay? Congrats. Nay. Sige, masayang-masaya si nanay, ha? Papangiti na, oh. Sige, sige. Ayan, oh. Masayang-masaya na si nanay, oh. Masaya, ah. Oo, papangiti na si nanay. Ayan, so. Ayan, oh. Limang sako ng bigas. Ayan. Ano? Una na kami, Pir? Oo. Nay! Sige. Paano, sir? Salamat, ha? Sige, sige. Una na kami. Bahala na kayo dyan, ha? Apo. Sige. Salamat din yung mga bigas na binigay niyo. Welcome po, tatay. Welcome. Ayan. Paano, nanay? Bye-bye! Bye-bye. Kain ka, kakain, ha? Sige. Ang katabi ng bahay nila nanay, ito. Ilog na, ayan, medyo parang tatapunan na ng basura. Ayan. So, medyo delikado pag lumakas ang ulan kasi baka gumuho itong bahay nila nanay. Ayan. Ayan. So, yung bahay nila is tagilid na rin. Pag-iba na. Ayan. So, kaawa-awa ang pamilya na nakatira dito. So tapos, ang katabi ni nanay dito, yung bunso mong kapatid. Oo, kuya. So ayan lang ang tulugan ni nanay. Wala siyang ano, kutsyon or ano. Wala namang pangbili, kuya. Sige.
Mark said. Quote, "The 2022 Philippine national elections are just right around the corner. I now see a lot of campaign ads on social media and even here on YouTube. Hearing and reading their campaign promises make me sick to my stomach. Only an ignorant fool would believe in their lies and false hopes for the people. Placing ads on social media and on YouTube are not cheap at all. I wonder where they get the money for paying for ads. Here we go again, the politicians and their lies and false promises." Unquote. Mark said that he has all the rights to report, to express his opinion and expression, according to the 1987 Constitution Bill of Rights. Inaprubahan at binigyan na ng 25-year franchise license to operate ng mga mambabatas ang Dito Telecommunications. Ngayon, importante ninyong malaman na 40% ng Dito Telecommunications ay pagmamay-ari ng Chinese state-owned China Telecommunications Corporation. 35% ng Dito Telecommunications ay pagmamay-ari ng isang Chinese, uulitin ko, ng isang Chinese Filipino businessman. Walastek, binenta at tuluyang binebenta ng mga politiko ang mga Pilipino at Pilipinas sa bansang China. Maraming lugar ngayon sa Pilipinas ang hindi pinapayagang lumabas ng bahay ang mga taong hindi bakunado. Walastik, para silang preso eh no, sa kanilang sariling tahanan. Maraming establishments na kagaya ng shopping malls, supermarkets, at restaurants ang hindi nagpapapasok kung hindi ka bakunado. Sa Metro Manila, hindi pinapayagang sumakay ng pangpublikong sasakyan ang mga taong hindi bakunado. Walastik, isipin mo na lang Brad, kung ilang milyong Pilipino ang sumasakay ng pangpublikong sasakyan sa araw-araw. Ang laking hassle nito Brad para sa kanila. Ang laking pahirap nito para sa kanila Brad. Yung hindi ka payagang lumabas ng sarili mong tahanan dahil hindi ka bakunado. Anak ng teteng, ang sahol nito. Anong klaseng sistema ang meron tayo sa Pilipinas? Walastik, masahol pa to sa diktadoryang rehimen ni Ferdinand Marcos ha? Kayong mga nasa national at local government, yan ba ang solusyon nyo sa pandemyang ito? Ang kitilin ang kalayaan ng mga mamamayan? Ang i-repress ang mga Pilipino? Ang ginagawa nyo ay labag sa saligang batas? Mahiya naman kayo!
Mark said that he has all the rights to report, to express his opinion and expression, according to the 1987 Constitution Bill of Rights. Ecuador's Supreme Court makes historic ruling recognizing indigenous right to consent over oil and mining projects. Ruling is a victory for indigenous and climate movements and deals a major blow to Ecuadorian president's plans to double oil production and advance mining deep into the Amazon rainforest. Ecuador High Court sides with indigenous groups in dispute over drilling and mining. Magandang balita ito, mga katoto. It is a very good news indeed. Have you guys seen this documentary film? It's about how the U.S. oil company, Chevron, destroys Mother Nature, wreaks havoc, and spread diseases deep in the Ecuadorian Amazon rainforest. This film shows how really bad crony capitalism is.